Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghatid sa inyo ng araw-araw na kwento. At kayong araw na ito ay September 25, araw ng Miyerkules. At ang kwento natin ngayon ay nabasa ko sa Facebook at saka mga sinulat sa social media. Ito yung balita na nagsasabi na may nakatuklas na isang researcher na nagsasabi na ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbenta ng halos 25 tonelada na ginto sa, hindi natin alam kung saan binenta, at nagulat ang mga netizens tungkol dito sa balita na ito. At syempre, karamihan ng mga comments dito negative. Kasi ang ginto ay dapat reserba ng ating bansa yan sa kayamanan natin at nagbabalanse po ng ekonomiya natin. Pero pagkatapos ng isang araw, nagpalabas po ng isang reaksyon ng Bangko Sentral Pilipinas at ini-explain at pinapaliwanag sa media kung bakit nagbenta po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ginto sa world market. At ito ay umabot ng halos 25 tonelada. So, ang sabi nila is kinakailangan magbenta raw. Importante daw na magbenta dahil sobra na raw ang ating reserve na ginto dito sa ating bansa. At marami na raw silang na reserve at kinakailangan ilabas. At syempre, sabi pa, nag-take advantage sila na mataas ang presyo ng ginto nung panahon na yon, lalong-lalo na itong first half ng 2024. Akalain nyo, hindi pa tapos yung 2024, nakapagbenta na tayo ng halos 25 tonelada. At nag-research ako. Meron akong ginawang research dito. Alam niyo, ang isang tonelada ay equivalent po ng 1,000 kilos. Yung 1 kilo po ay, kasi ang bentahan ng ginto sa mundo ay inaalam kung ilan onses, yung onsa. Sa 1 kilo na bagay or ginto ay nagkakaroon ng equivalent yan is 35.2739619. So ibig sabihin almost 36 onses ang 1 kilogram. Mabigat po yon. Alam niyo yung pinakamabigat na maong jeans ko ay 33 onses. So halos 1 kilo yung ginagamit kong maong jeans. At yun po ang pinakamabigat at pinakamakapal na maong na ginawa dito sa mundo. So akalain mo yung dinadala ako pag ako'y o sinusot ko habang naglalakad ako, halos 1 kilo. So, yun po. Ang presyo nung ito'y binenta, nung kasagsagan ng mataas na bentahan, ang average kasi is $2,600 per ounce. Pero nung binenta, ang pagkalam ko dito is almost $2,700. Ang per onces. Alam nyo naman kung magkano yung 2,600 ang konversyon sa pesos. 56,000. So, i-times almost 3 mo yan, halos aabot ng 160,000 pesos. So, yung 1 onsa ng ginto ay equivalent to 160,000 pesos. Kung i-multiply mo yung 1 kilo, equivalent to 1,000 kilos, equivalent to
isang tonelada, so 25 tons, sabihin mo na lang, at times 1,000, so lumalabas yan, 25,000. At i-multiply mo ng times 35.2739. Ang lalabas dyan is 881,849 unsa. So, 881,849 onces. Kung i-multiply mo yan ng $2,600 per onces, hindi nakakasya po yung ano calculator, yung number of zeros. Lumalabas yan is 2.29, dugtungan mo ng siyam na zeros. So, hindi mo na alam kung ano yan, trillion, gazillion, or whatever. So, ganun po kalaki yung value na naibenta natin sa world market. Anyway, ang explanation naman ng Banko Sentral, ito ay ginamit natin para mabalanse ang ekonomiya natin at hindi pa nila in-explain kung saan ginamit yung pinagkitaan ng pagbenta ng mga ginto na ito. Pero alam nyo ba, sa impormasyon na nabasa ko sa Google at saka aking pagre-research, ang Pilipinas po ang number 3 na gold-producing country in Asia. Ang number 1 po is China. Siyempre, malaki yung lugar ng China. Ang pangalawa po is Indonesia. At tayo po ang pangatlong gold producer ng Asia. So, ikumpira mo sa area ng lugar, siyempre malaki yung China at malaki din yung nakikita niya at nakakalkal nila na ginto. Yung Indonesia, mas malaki po sa Pilipinas. Pero yung Pilipinas, maliit lang po tayong bansa pero punong-puno tayo ng ginto. At ito pa ang na-research ko. Ang sabi po ng Banko Sentral ng Pilipinas ay nakaka-produce tayo ng 40 or 40 tonelada per year ang ginto natin na pro-produce ng Pilipinas. 40 tons per year. At ito po ay contribution po ng malalaking minahan natin. Meron tayong malaking minahan sa Baguio, sa Mountain Province, sa Benguet. Meron din tayong malaking minahan sa bandang Davao. At karamihan po at naidadagdag dito yung mga binibenta ng mga small time or homegrown. Yung mga kumukuha ng ginto. Doon nga sa Bicol nga, sa Paracale, maraming ginto nakukuha doon. At yun po ang kabuhayan ng mga tao. Ganon din po sa Benguet. Ganon din po sa Abra, doon sa lugar namin, sa Ilocos. Talaga pong homegrown to. Nung na-assign ako sa Nueva Ecija, ganon din. Yung mga tao doon sa Nueva Ecija, talagang nagkakabud sila, nagdidig sila ng ginto. At unti-unti sila nakakakuha. At siyempre, isa lang naman yung bumibili ng ginto na nakukuha ng ating mga kababayan. Doon po sila nagbebenta sa Banko Sentral. At kung buuin natin itong mga malalaking korporasyon ng minahan at saka itong maliliit na homegrown na nagkakabod or kumukuha ng ginto mula sa lupa, eh talagang marami yung nakukuha natin na produkto ng ginto. So, totoo po yung sinasabing 40 tons. So, kung nagbenta tayo ng 25 tons ngayong taon na ito, eh madali natin mababawi yon kasi 40 tons ang pinoproduce natin sa bansa natin every year. Pero hindi ko naman ibig sabihin na hindi tayo magtanong kung paano o saan tinala yung pinagkakitaan or yung income natin tungkol dito sa pagbebenta ng ginto natin. Alam niyo, marami akong na-research din eh. Every administration ng Pilipinas, eh talaga nag-o-offload tayo o nagbebenta tayo ng gold sa world market.
Kahit naman sino mga presidente natin mula pa noon si Apo Marcos, talagang Apo Ferdi, yung tatay ng ating presidente. Alam ko, palagi tayo nagbebenta ng gold every year. Nung panahon ni Pinoy, ganun din. Nung panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte, nagbenta rin tayo. At lumalabas dito na ito po ay regular na activity ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. At alam ninyo, ang Bangko Sentral ay meron siyang autonomy. Ibig sabihin yan, binabayaran natin yung mga tao dyan para ayusin yung economy natin at hindi nila kinakailangan kumuha pa ng approval ng mas mataas sa kanila kasi isa silang autonomous organization ng ating bansa. So sila po ang nagmamanage ng ating economy at sila po nakakaalam na kung tayo ay magbabankrap o hindi. At sabi nila, ang ating world gold reserve ay aabot ng halos survival natin ng 7 o 8 buwan. Kung sakali man magkakaroon ng inflation, mababalance pa rin ang ating inflation sa dami ng gold reserves natin dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Kung meron kayong comments, negative or positive, tungkol dito sa kwento ko, ay sulat lang ninyo dito sa comment section. At kung hindi pa kayo nakapag, alam nyo, subscribe dito sa mga kwento ko, mag-subscribe kayo. At syempre, click that notification bell para malaman ninyo yung mga latest na video content ko dito sa YouTube channel na ito. Yun po ang aking kwento ngayong araw na ito. Medyo controversial, medyo political, pero ito ay nakaka-apekto ng ating ekonomiya. So, huwag tayong mag-alala. Recurring po yun. Repeat-repeat po ito nangyayari na ito. At ngayon lang lumabas. At syempre, mag-explain yung Bangko Sentral ng detalyado dahil marami na nagtatarong tungkol kung saan didala itong pera na pinagkunan natin sa pagbebenta ng ating ito. So, salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!